Hey mga farmers! Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. So, may short vlog ako para sa inyo. So, andito ko ngayon sa tindahan ko ng mga saging na saba. Dahil may dumating na order ko online, so ito yung kalan na binili ko. So, dahil kasi dito sa probinsya, sanay na sanay yung mga tao dito na ang ginagamit ng mga kalan is kalan di kahoy. Halos karamihan dito sa Bohol, dito sa aming lugar, puro kalan di kahoy, hindi sila nagagasol. So, yung iba nagtitipid para, syempre, mangangahoy din lang sila para makapagluto. So, ipapakita ko sa inyo yung kalan natin dito na dikahoy. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung bagong bili ko dito na kalan na pwedeng ma-share ko sa inyo na idea para hindi na kayo mahirapan sa pagluluto. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung ating kalan dikahoy. So, dito sa Bohol, kalamitan ng mga bahay, ganito yung kalan. So, meron silang parang chimney na ganito. Then, merong parang ganito lang na bato para patungan ng mga kawali. Then sa baba, mapansin niyo dito nakalagay yung aming mga pangahoy. So, ito yung panggatong kung tawagin para pag magluluto, ito yung binabala. So, pag ganito yung gamit mo, kailangan mo pang kung pumunta sa mga kakahuyan, sa mga gupat-gupat para magmangahoy ng mga ganito. So, lalo na pag umuulan, wala kang pangkahoy, lagot ka, hindi ka makapagluto. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung nabili kong kalan. So para, syempre, baka magka-idea kayo, tapos sabihin nyo, oy, okay to, hindi ko na kailangan mangahoy para sa pagluluto. So, magluluto ako at papaanda rin natin yung aking biniling kalan mula sa online. So, para makita ninyo kung paano ko gagamitin ito ngayon. So, okay mga farmers, samahan nyo ko. So, dito tayo sa tindahan ko. Alam nyo naman yung likod nito is manukan. So, pakita ko sa inyo yung baboy. Ayan, meron din tayong mga on hand. Lapit mo, pakita mo yung mga baboy natin binibenta. So ayan, meron tayo dito naka-display ng mga biek. Ayan, biek natin. So, binibenta natin to ng 3,000 per head. So, mahal ngayon yung mga biek. Mga nasa 3,500 yung benta. Minsan 4,000 pa. So, kami dito, binibenta lang namin sila ng 3,000 pesos. So, native ang biek na ito. So, galing to sa farm at nag-organic feeds na to. So, sanay na sila kumain ng organic. So, pag bumili sila dito, kayo dito. So, hindi na natin to kailangan turuan pa. So, alam na nila yung kinakain nila is organic. So, dito ako ngayon sa tindahan ko. So, ito yung tindahan natin ng saging. At ipapakita ko muna sa inyo yung mga saging na tinda natin Cardava. Kasi ito yung lulutoy natin sa kalan. Magpiprito tayo ng saging para ma-demo ko sa inyo kung paano yung gamitin. So, ayan, marami tayong mga supply ng saging dito. Makita ninyo, ayan, may mga hilog na. Ayan sa taas. Tapos marami rin tayong supply dito. 20 pesos per kilo pala yung tinda natin dito sa mga Cardava. So makasin nyo dito, ang dami pang mga supplies. Ito pa. So kaka-harvest lang natin ng Cardava. Meron pa dito sa loob. Ayan. Ito, ang dami. Ito, buntun-buntun yung mga saging natin dito. Ayan. So super lakas dito. Maraming bumibili dito. Dahil, itong saging is necessity to sa mga tao. Pwedeng imerienda, agahan, ipambaon sa school, pwedeng isahog sa ulam. So, kaya okay na okay yung mga saging na binibenta ko dahil always, everyday, meron tayong passive income. So, kuha tayo ng isang hinog na bugkus dito, then iluluto natin doon sa kalan na ipapakita ko sa inyo. So, ito yung kalan na nabili natin online. So, ipakita mo na malapitan. Ito yung ating kalan na nabili sa online. So, ito yung idedemo ko sa inyo at papakita ko sa inyo kung paano ito paganahin or paano ito gamitin sa pagluluto. So, malaki yung matitipid nyo dito na pagod at mga oras kapag ganito yung klase na kalan nyo dito sa probinsya na gamit. Kasi karaniwan niya dito sa probinsya, mga kalan di kahoy lang. So, kailangan lang natin ay ito. So, ano ba ito tawag sa inyo? Anong tawag sa Bisaya nito, kuya? Tahop. So, kailangan nyo lang nito, tahop, sa amin to, balat ng palay. So, yan, balat ng palay, parang ganun yung tawag sa Tagalog dito. So, ito yung nakukuha sa gilingan ng mga biga sa palayan. So, pag may mga gilingan, may mga bundok-bundok kayo makikita ganito. So, libre lang to. Hinihingi lang to sa mga gilingan ng palay.
So kaya pag kami ganito kayo, libre nyo na makukuha to. Hindi nyo na kailangan ng mga kahoy-kahoy na panggatong. So ganito lang, okay na. So ito, mag-start na tayo mag-demo. So yan, good morning. So yan ang gagawin. Makita ninyo. Kailangan nyo lang ilagay siya sa gilid, palauna. Yan. Pupunuin ba yan, kuya? Mm. So dapat para papupunuin. Mayapoy na. Mabilis magbaga. Para mabilis daw magbaga. Sa ganyan karaming ipa, kuya, mga gano katagal yan, matagal yan magapit, mangluto. Magluto, ito isang ano, isang saingan. Makaluto na isang saingan. So ganito lang kadami. So ito, pakita nyo, ganito lang kadami yung kailangan nyo ipa na ilagay sa kalan. Ayan, lapit mo. Ganyan lang ang itsura niya pag babalahan nyo ng ipa. So asunod, kuya. Sindihan. Sisindihan. Sige, sindihan na. Meron siya sa gitna. Ayun, pakita mo, te. Meron siya sa gitna na parang parang doon may lubog. So doon mo siya sisindahan sa loob. Yan. Sa lighter. Sa lighter. Ayan. Kahoy, may mga pandikit din yan, yung ganyan na sinisindihan, pandikit kung tawagin para dumikit yung apoy. So ganoon din yun, pakita mo siya, natulo na. Pakita mo. Kapit mo. So yan, ganyan yung itsura, tapos babalahan ng konting kahoy sa loob. Yan. Yan. So, dinihintay na natin yung kuya na magbaga. Oh. Okay. So, yan. So, magti 3 minutes mga ka-farmers. So, makita ninyo, ayan na yung nangyari sa kalan. Ayan. So, meron din siya sa ilalim na, ano, yan yung magpapalakas ng apoy, no, te. So, yung pag umabot na sa ilalim yung baga. So yan, ganyan lang mga farmers, kadaling gamitin. So later ilalagay natin yung kawali natin, tapos magluluto tayo ng saging na prito. So titingnan natin kung maganda siya ba pangluto o malakas ba yung apoy nito. So after wala pang mga 10 minutes mga farmers, wala pa talaga, mga 6 minutes pa lang. So pwede na natin ilagay yung kawali. Ayan, sige, ilagay na natin. So pasensya na kayo sa kawali namin, napakaganda po. So ito po kasi yung ano natin dito. Siya po yung may-ari ng kawali. So dito natin lulutuin yung ating saging na saba. Ayan. So yan po, ismile muna yan. Mag-ano tayo ng saging. Mag-slice. So ito yung saging natin sa farm na na-harvest. So, pwede natin makain bilang merienda. Yan. Sarap, saging, saba. Yung sundang namin, ang kutsilyo namin. Ang kutsilyo namin, pagpasyasahan nyo pa, pag marumi po, mas masarap. Babalik-balikan po ninyo yan. Alam natin, paano natin. Mikos-mikos na. Mikos-mikos na to. Tingnan natin kung mainit. Aba, mainit na nga, no? Mabilis. So, ito. Wala pa 10 minuto. Mainit na yung kawali. Pwede na natin lagyan ng, ano. Lapit mo, te, para kitang-kita. Yan. Lagyan natin ng mantika. Kunti lang. Mahal ang mantika ngayon. Tapos, i-ready na natin itong nilalangaw na saging. Marami kasing manok dito kaya malangaw. So tingnan natin kung gaano katagal yung pag ano, init na mantika. Patay. Lalo na pag hinipan mo. Lakas.
So pwede kayo dito magluto ng ulam, magpalambot ng baka, magpalambot ng baboy, magpalambot ng manok, magluto ng kung ano-ano. So very very nice to ating kala na to. Tapos hindi ka na mangahoy, yun yung pinaka-importante. Kasi pag nangahoy ka kapag umulan, wala, mahirap na magluto. So tignan natin kung mainit na. Lapit. Ayan, nakulo na. Oh, meron ng agad. Go. Okay, pwede na ito. Try na natin ito iluto. Yun! Ano na agad? Umipsik na agad, oh. Magprito tayo ng saging ko. Galing farm. Diba mga farmers, nilagyan natin ng ipa halos minuto lang, tapos pinasindi natin halos wala pa ring mga 5 minuto, then hinintay natin para makaluto, wala pa ring 5 minuto. So napakabilis ng ating kala na ito, at nakita ninyo, ayan, nakakaluto siya agad dahil mainit yung ilalim niya. So matagal din to, itatagal ito, makakapagsaing pa ito, makakapagluto, makakapagpalambot ng kung ano ipapalambutin ninyo. So basta may mga ipa lang kayo or tahop. Ayun, so may kung may ganyan lang kayo na mahihingan. So very very nice na magkaroon kayo ng ganitong klaseng kalan. So para pwede niyo ilagay sa kusina ninyo, hindi na kayo mahirapan sa mga pagluluto ninyo. Lalo na pag umuulan nga. 'Yun, importante talaga pag umuulan. Ano mo? Itusok-tusok. So ayan mga farmers, so nakakaluto na sa gitna lang. So pag pala, ayan, tutusok-tusokin nyo lang yung gilid dyan. Ayan, yung ganyan yung ginagawa ni Timanilin. Tinutusok-tusok lang para bumaba yung ipa, no te? Tapos yung release, te, pakita mo te yung release dito sa ilalim. So yun, may ganun. So nilagyan kasi ni Kuya Bernie ng ano, na ipa sa gitna, kaya yan yung lumalabas. Pero mamaya ang lalabas dyan, itim na. Yung itim ng kalan. So yan. So ito yung itim ng lumalabas, yung kanina na namin niluto. So yan mga farmers, ang kagandahan nito, pwede pa pala itong gamitin na pataba or fertilizer. So kung kayo familiar sa mga charcoal fertilizer, sa mga ganyan, yung ginagawang itim, yan, ganyan, pinupulverize na sa iniitim, nag-iitim. So yan yung mga pataba, pwedeng ipataba nyo sa mga halaman. So yan, no, luto na yung ating saging na prito. Balik rin mo natin eh. Yan, oh. Sakto-sakto to sa prito. Mga pritong isda, pritong baboy, malaking tipid, manok, malaking tipid at malaking ano, hindi na kayo hassle sa pagod sa pangangahoy. Ordinas dili ani. Dili nga rasel. Yan. Malaking asukal. Yan, napakasarap na merienda, mga farmers. Yan. Okay na. So, ito, kainin natin. Nanguhi na, sarap. Banana cube. Luto na tayo ng banana cue at tikman na natin. Siyempre, prepress na sa banana cue, pero mas masarap pag pinaghirapan mo yung luto. Okay na okay yung kala natin na nabili sa online. So, kung gusto nyo nagganito, mga farmers, pwede nyong i-check yung description box sa baba. So, doon nakalagay yung details kung paano kayo makakabili ng ganitong klaseng kalan. So, sa probinsya kasi, hindi nila masyadong alam yan na may mga ganitong klaseng way. Kasi sa Cavite, may mga ganito nang ginagamit. Yung ibang, may mga loluko. So, gumagamit kami ng lata. Nilalagyan namin ng tubo sa loob. Tapos, kusot yung gilid. So, ito, improvement lang kasi may nag-redesign na siya. Tapos, stainless na, hindi siya nangingitim. So, punta kayo sa description box kung gusto nyo maka-order ng ganito klaseng kalan. So, siguro yung
ginawa natin na paglalagay ng isang punong ipa kanina sa kalan. So, makakapag tatagal na siya ng isang saingan. So, tapos kung gusto niyo ng mga maglata ng baboy, yung magpaulo, balan lang kayo ng bala ng ipa. So, yun namang ipa na ganyan, libre lang yung nakukuha sa mga gilingan ng palay. So, kaya okay na okay kaysa sa mga ahoy kayo sa mga gubat, baka maagat pa kayo ng ahas. So, manghingi na kayo sa mga rice mill na malapit sa inyo. At makakatipid na kayo sa mga gasol, hindi na kayo bibili ng gasol kung nagkakalan kayo, kung gusto nyo magganitong kalan. At sa mga nangangahoy naman, hindi na kayo mangangahoy at manghingi na kayo ng mga ganitong ipa. So, ayun mga ka-farmers, kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung nabigyan ko kayo ng idea sa na bago sa kalan na ginamit ko, so please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, thank you for watching. Happy farming!